Yo, what's up? Kumusta? Kumusta kayo guys? So, welcome back dito sa ating YouTube channel ulit. Medyo matagal yung upload natin. Yung last upload natin, bali 3 weeks na. So, wala kasi akong maisip na content. Medyo mahirap din talaga ako gumawa ng content. So, for today's vlog ngayon, gumawa na lang muna ako ng recap tungkol sa project bike ko simula nung year 2019 na nabili ko siya hanggang ngayong year 2022. So gumawa lang ako ng slideshow, tapos nag voiceover lang ako, kumbaga para mga picture lang yun na papakita ko, then explain ko na lang kung anong nangyayari dun sa picture na yun. So yun, papakita ko yung naging mga improvements niya, mga engine upgrades niya, mga nangyari sa kanya simula nung nabili ko siya hanggang sa ngayong year na to, kung ano nang ganap or update sa kanya. So ayun, tara, samahan niyo panoorin itong short video na ginawa ko na slideshow para sa ating motor. Year 2019 nakuha ko itong Miu 4. Original Miu 4 siya. Tapos ganyan na itsura niya talaga, bali as is na yan. Then nagustuhan ko dito is itong engine nya, ayan, MTRT 4 valve set to eh, hanggang crankshaft pati starter tsaka panggilid, ayan, naka MTRT rin sya. Then kinabukasan after kong makuha to, ayan, binaba ko yung makina kasi gusto kong linisin kasi medyo madumi talaga sya nung nakuha ko, kaya binaba ko sya. Then biniyak ko, ayan, linis ko each part kasi sobrang dumi, tapos nagpalit na rin ako ng mga oil seal dyan, gasket, kasi may mga tagas sya. Ginamitan ko ng red speed degreaser yan, ayan, mabisa yung red speed degreaser yan, talaga yung ginagamit ko pag naglilinis ako ng makina dati. Then after malinis using red speed degreaser, ayan na, napakakintab na yung ating crankshell, pwedeng pwede na ulit syang buuin. Then after mabuo, ito na itsura nya, ayan, mukhang malinis na at mukhang bagong bago na yung itsura. At then ito na yung engine bay natin, ayan, malinis na malinis, nagkapit din ako ng carb cover. Tapos yung MTRT head natin, ayan, kung mapapansin nyo, makintab na, hindi tulad sa una na puro alikabok. Ayan, nakakabit na siya yung makina after natin ma-overhaul at mapalitan ng mga oil seal and gaskets. Ayan, nagpalit na rin ako ng Novo crankcase, tapos yung front shocks, pinapinturahan ko na rin yan, tsaka tinanggal ko yung sticker. Tapos center stand na 17s. Then, ayan, umatend ako ng EB. First, attend ko ng EB ng Miu 4 Valves Nation. Ang daming naka 4 valves yan, ang gaganda ng mga engine nila. Then, nagtry din ako ng 17s, ayan, rim 17s. Kaso, hindi ko talaga trip yung 17s eh. Kaya, tinanggal ko yan. Bumili ako ng mugs, ayan, Racing Boy, yan talaga yung gusto kong mugs. Kahit doon sa mga Miu ko dati, Racing Boy gamit ko. Then after noon, ayan, after ilang months, kinilas ko na, nag-decide na talaga ako na i-project bike siya, tapos i-upgrade yung makina, gawing water-cooled na dock engine. Ayan, kung makita nyo, puro alikabok siya, kasi tas naka-face mask pa. Ayan, pinamiling ko na yung makina kay Billy. Dati kasi nakamiling na siya, na-bore out na siya pang 63 lang. Then ginawang 66. Ayan, nakabili na rin ako ng Jiso na stud. Ayan, long stud. Ayan yung gamit pagka ang crankshaft mo is 63.8. Ayan, Jiso na stud. Bumili na rin ako ng black. Ayan, TTM RC 66 pang water cooled. Bali, forged blank piston yan. Ito, nakabili na rin ako ng Majesty Radiator, ng Coso Dock Head, carburetor na Coso Evo 32. Then after nyan, ayan, nag-unbox ako ng Coso Dock. Ayan, ito talaga yung gustong gusto kong head para sa Miu dating dati pa. Hindi ko lang talaga siya mabili dahil ngayon, sobrang mahal niya nun. Well, sa bagay ngayon, mahal pa rin naman siya. Pero ito talaga yung dream na head ko para sa Miu, kaya yun yung binili ko. Crankshaft naman natin is CSRK, ayan, galing Taiwan. Bali, 63.8 yung stroke, tas forged connecting rod na rin sya. Nakabalance. Then, ito naman yung ASB radiator. Bali, binenta ko yung Majesty radiator, pero inuha ko yung fan, tsaka yung sensor, tapos kinabit din sa ASB.
Then after a year, ito na siya, yung mga pyesa. Halos na kompleto ko na. Ito na lahat yung kailangan ko para sa project bike. Medyo mahirap siya kasi paisa-isa ko lang siya binili. Hindi ko kasi kaya bilhin silang lahat ng isang bilihan lang. Then sinukat ko yung head block tsaka yung carburetor sa makina para makita ko yung ano itsura. Tapos na racer pipe pa rin tayo dyan pero binenta ko. Then ito yung pinalit kong pipe. Cow 4 valves pipe, straight pipe. Kaso hindi natin magagamit yung straight pipe niya eh. Kaya paparitubo. Ayan, carbon lodi. Nagpa-carbon tayo ng inner fairings para medyo may konting yabang naman yung motor natin. Ito yung kaha na kulay red. Yan pa rin yung ginamit ko kasi yan talaga yung kaha niya. Tsaka Urig 4C9 yan. Urig Thailand at yan yung naka-erastro sa papel. Dito naman, ayan, sinusukat ko na yung tatabasan sa forge block piston para ready na siya para i-profile. Tapos ito naman, pinatabas ko yung spline nung CSRK na crank kasi mahaba para makagamit pa rin ako kickstart at para maisara yung crank cover. Then ito, pinagtsagaan ko talaga to, strip to metal itong chassis natin kasi may mga kalakalawang na rin siya para mapinturahan. At ito nga, pinapinturahan ko siya, gunmetal gray. Sinama ko na rin yung T-post, magneto, tsaka yung ating swing arm. Ayan, gunmetal gray. Then after nyan, ayan, binuo ko na yung chassis, yung braking system, mag shocks, tangke, kahat, pati shock sa likod. Then ito na yung araw na kinuha nila Billy yung motor, dinala na sa shop para simulan ng buuin. Ayan, nakapagpa-piston profile na ako dito. Kaya sinalpak na ni Billy, nasukat niya na lahat ng dapat sukatin dyan. Kaya all goods na yan. Then ayan na yung ating makina, ang ganda na siya. Ang ganda na nung dating niya ang angas. Ang ganda ng tindig. Then ito, first start ng ating engine pero naka-racer pipe galing kay Dimple. Ayan, after umandar, ayan, nagpa-picture muna ako dahil sobrang excited ako dyan at tuwang-tuwa na ako dyan. Kasi nakatayo na yung motor. Tapos ito yung pipe na ipaparitubo ko para maisalpak na din. The next day, mapapa-andar na talaga siya. Hali itong pipe na, ano, nakaw 4 valves. Ayan, kila Eds. Sa Pasig ko din nila, sa kanila ako pinaritubo. Then ito na yung unang start niya. Gamit talaga itong pipe na para sa motor natin. Ayan. Go, Kuya Earl! Okay na, Kuya Earl! Then ayun na. Okay na talaga. All set na to. Buong-buo na yung motor natin. Kaya ayan. Sobrang saya ako dyan. Nagpa-picture talaga agad ako. Dream bike achieved. Then after a weeks, ayan. Pumunta ako ng Sierra, ayan. Nag-road test lang ako. Chill ride na rin. Pero medyo nagkabiri ako dyan eh. Ayan, tamang photoshoot lang sa Marilaki sa Kaminawis to eh. Kasama ko yung Team KY, Team Marikina dito. Ayan, nakita-kita kami sa Marilaki. Tapos ayan, pinicturan ako ni CP Photography. Ayan, sobrang solid yung mga shots niya dyan. So follow niya siya sa Facebook page niya, CP Photography. Then ayan din pala yung first time na nanotice ako ni idol nating tropa Motodeck. Dahil sa picture na yan, yung mga shots ko na yan. Sobrang saya ako nun kasi ang dami nagpapanotice sa kanya. Ang daming gustong manotice ni Motodeck pero ayun, nanotice niya ako without na hindi naman ako nagpapanotice pero napansin niya ako. Kaya sobrang saya ako nun. So shout out tropa. Salamat sa pag-notice sa akin dyan. Then pag uwi ko, ayan, ayun nangyari. Nabasag yung crankshell, yung pinagkakabitan ng ating ignition coil. Sayang to, bagong-bago pa naman tong fight to. Dumikit siya dun sa pipe, kaya ganyan yung nangyari, nasunog. Buti na lang, nasa tapat na ako ng bahay. Then after ko magmarilaki, ayan, after a weeks, nagpa AFR tuning ako ilabili, ayan. Tinignan namin yung magandang tono sa carburetor, then adjust na rin na jettings. Ito naman EB ulit,
TV ng new 4 bulbs. Ito, mas maraming dumating dito. May mga taga QC pa eh. Ito naman, pangalawa at huling punta ko ng Marilake. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik. Wala lang, ano lang yan. Trip lang, tas solo ride lang ako dyan. Tapos, tambay kila tatay, ayan, sa kubo ni tatay. Nagkape lang, tapos kumain. Then, tambay konti. Pahangin, then umuwi na ako. Ito naman, photoshoot ulit. Ayan, dito lang yan sa amin sa may San Mateo Rizal. So, ang nag-picture sa akin dito is si Boss Carl. Boss Carl lang, Carlitos PH. Maganda rin yung shot niya. Napaka-professional lang kuha. So, follow nyo rin siya sa Facebook page niya, Carlitos PH. Ayan, ang ganda ng mga kuha niya sa akin dyan eh. Ay, doon sa motor pala. Ito na, dito ako nagsisimula na ako dito mag-ano eh. Mag-isip-isip na i-convert na sa FI itong project bike ko. Since kasama naman talaga yung sa plano, nasa plano talaga siya na gawing FI after mabuo. Pero syempre sa carb type muna. Tapos ito na yung part 1 ng project FI conversion natin ito. Then part 2, ayan, pinakita ko yung mga pyesa na kakailangan sa conversion ng FI from carb to FI. Then part 3, ito dinala ko lang kay Billy. Syempre sa ating mekaniko siya yung gagawa. Then success at naging maayos naman. Then nagpatono tayo kaila Boss Jet sa Pasig, Jet Suki Works. Nagpatono tayo ng BRT Racing ECU. Then afternoon price reveal naman tayo kung magkano yung ginastos ko sa pag-convert from carb to FI. Then ito naman, ayan, nagpaparepaint ako nyan eh. Kasi may sasalihan akong show sa Marikina. Then nasa implant din kasi ako bago pumasok year 2022. Ito na yung show, VIP Production Car and Motor Show. Ayan, first time ko sumali sa ganyan. And ayun, napakasaya kahit nakakapagod. Siyempre kasama ko ang Team BNC, sila Billy, sila Dimple. Basta buong Team BNC kasama ko dyan. And then awarding, ayan, nakakatawa kasi first timer nakakuha ko ng dalawang champion dito sa Mio Form. Bali dalawang entry ko, isang NMAX naka-champion din. Then after a week, ito pinagpa-refresh ako kila Billy kasi nakita ko may tagas ng langis sa ilalim ng head. Then after a week ulit, ayan, nagkabit ako ng JBT Idle Gear at JBT 5 pins na Vendix drive. So ayun nga guys, yan na yung mga nangyari sa motor ko simula nung nakuha ko siya hanggang ngayon. So bali, ayan, kung nakita nyo, hindi naman din siya ganun kaayos. Pero nagustuhan ko siya kasi yun talaga yung hanap ko, 4 bulbs. Tapos Mio 4 pa. Alam nyo ba, sobrang dream bike ko talaga yun dating-dati. Pag gustong-gusto ko magkaroon ng Mio 4 na original nun. So ayun, ngayon nakuha ko siya, tapos naka 4 bulbs pa. Talagang kung ano yung gustong gusto ko talaga na eksaktong specs ng motor ng Mio 4, tapos naka 4 bulbs pa, yun yung nakuha ko. Then ayun, in-upgrade ko siya. Ginawa ko talagang project bike. In-upgrade ko pa siya sa, kumbaga, sa pinaka gustong gusto ko pa talaga na dock engine, tapos naka water cooled.
So ayun, salamat sa mga nanonood. Tsaka alam ko maraming nagagandahan doon sa motor ko. Ang dami rin na inspired sa mga videos ko. Na-inspired sila na magbuo ng 4 bulbs nila. So ayun, maraming salamat sa inyo. So shoutout at sobrang thank you pa rin sa mga subscribers and supporters. Tsaka sa mga tropa. Ayun, kahit matagal ako mag-upload. Kasi sa totoo lang, mahirap talaga mag-isip ng content. Ayoko naman din kasi mag-upload lang ng mga content na wala lang. Masabi lang na may upload lang. So ayun, yun yung lahat ng nangyari sa motor natin. So sa mga nagbabalak magbuo ng 4 bulbs, ayan. Sana mas ma-inspired ko pa kayo. Alright, salamat. So huwag nyo kalimutan pala mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tsaka follow nyo na rin pala yung Facebook page ko. 4 bulbs PH. Ayan, salamat.